Hi Pisces, hello po. Kumusta po sa lahat po ng mga Pisces? Ito po ang inyong March 2024 pag-ibig naman po. Love reading. Okay, so mabilisan lang po na mga mensahe. Divine messages, love messages. Isipin nyo po yung inyong pong pinaka-paboritong ex. Ayan po, yung hanggang ngayon, ilan taon na, nagkaanak ka na, may asawa ka na, or single ka pa rin hanggang sa ngayon, pero ito lumipad na eh. So, kunin na natin yan. Or sa ilan ay single ka pa rin hanggang ngayon, pero wala na talagang contact, hindi na nakikita, hindi nagkakausap, wala sa social media. As in talagang wala na, burado na. Pero naiisip at naiisip mo pa rin, napapanaginipan mo pa rin, pinaka-paboritong ex, anong mensahe niya sa'yo, anong gusto niya sabihin sa'yo. Okay, alas siya. I want to feel that way again. I hope that you can forgive me one day. I'm not available. I'm not available. Ayan po. So, si ex po ninyo, yung pinaka-paborito po ninyong ex ay hindi na po available. Yan po yung ilan, hindi na po available. So, maaring iba-iba naman ito, mga dude, maaring hindi na siya available dahil mas pinili na lang niya talagang maging single. Ayaw niya nang makipagrelasyon kahit kanino. O talagang may pamilya na siya, no? May asawa na siya, maaring may boyfriend, may GF na, yan po mga dude. Pero kung siya yung tatanungin at halimbawa lang available siya ngayon sa kasalukuyan at ikaw ay available din, ayan po, I want to feel that way again. Gusto pa rin niya yung kung ano naramdaman niya noon. Ayan po, nung yung may gusto pa kayo sa isa't isa, no? Yung crush na crush nyo pa yung isa't isa. Ayan po, or may romantic feeling sa isa't isa ay gusto niya pa rin. Maramdaman yon, yung kung ano man yung kung ano man yung nangyari sa inyo noon. Okay, so I hope that you can forgive me one day. So maaring itong paborito mong ex ay may nagawa sa yung talagang kinagalit mo or nasaktan ka talaga ng sobra. So hanggang ngayon ay yun ang gusto niya na, or maaring hanggang sa panaginip niya, kung nakikita ka niya sa panaginip, ay humihingi siya ng sorry sa iyo. Yan, gusto niyang mapatawad mo siya. Yan, no? Ay umaasa siya na mapatawad mo siya. Yan po. Natanggap niya na na hindi talaga kayo. Dahil maaring sa ngayon, mga ate, mga dud, ay may asawa ka na, may pamilya ka na, may mga anak, ganyan po. Or hindi ka na available. Kaya acceptance yung energy dito. Tanggap niya na. Hindi na siya maghihintay sa'yo. Hindi na siya naghihintay. Wala nang paghihintay. So, tanggap niya na. Sa ilan naman, hindi pa stable. Ibig sabihin, o hindi siya available sa ngayon, maring may boyfriend or may girlfriend, pero hindi stable. Ibig sabihin, hindi pa siya sigurado. Yan, may mga pagsubok sa relationship nila. Ito yung ex, yung paborito niyong ex, may problema sa relationship. Romantic relation. Ayan, nag-aaway sila ng madalas, 5 of Wands. Laging may pag-aaway dyan, o arguments, argumento, ganyan po. Yan, oh, life is hard right now. Mahirap yung buhay niya sa kasalukuyan. Maari din po financially hirap siya, or sa trabaho, or maaring palipat-lipat siya ng bahay, walang permanenteng trabaho or pagkakakitaan. Okay, so magiging maayos din naman. Ayan po, kung inaalala nyo siya, financially magiging maayos din siya. 10 of Pentacles yan.
magiging maayos din yung trabaho niya, yung career. Kung may negosyo siya, magiging maayos din, ate mga dude. So, merong dahil dito sa devil, may bondage. Merong karmic ties. Okay, so, kaya maaring ang ilan po sa inyo ay hanggang ngayon napapanaginipan nyo pa rin po itong paborito ninyong ex. Kahit na may pamilya ka na, may asawa ka na, may mga anak, o vice versa, ay meron dahil may bondage dito. Ibig sabihin, meron kayong mas malalim na yun nga, soul ties o soul connection o karmic ties po yan, mate, mga dude, na talagang magkahiwalay man kayo physically, pero may hindi talaga napuputol na cord yan po sa inyo. Ito po yon, yung devil card. May connection. Yan po, oh, pareho kayong itong star. Pareho kayong may physical attraction, may desire talaga, yung gustong-gusto po ninyo, yung isa't isa na talagang yun, yung may magnetic, may chemistry, may magnetic attraction talaga. Yung sa physical body, pareho po ninyong gustong-gusto ang isa't isa, no? Yung physical body po ninyo, pareho. Pareho po ninyong gustong-gusto. At sa ilan, alam mo na yung mga imperfections, yung mga hindi maganda sa kanya or hindi niya magandang ugali, pero tanggap mo yon. Tanggap mo yon. Meron ka pa rin hidden desire kahit na meron ka ng kasalukuyang romantic partner, kahit hindi ka na available, meron ka pa rin hidden desire dito sa paborito mong ex. Maaring nakasama mo siya sa trabaho noon. Yan po, pwedeng 8 years ago, 10 years ago, 15 years ago. Yan po, ate mga dude. Or 17 years ago, nakasama mo siya sa trabaho. Nagkaroon ng yung romantic, ganyan po. Romantic feeling sa isa't isa. Ayan, pero may freedom to choose kayo dito na energy. So, nakita ko dyan, mga dude, ay kung gugustuhin, kung pareho na kayong available sa ngayon sa kasalukuyan, kahit na wala ng communication, wala na talaga, as in, at least merong paraan na ang divine universe na ang gagawa ng paraan na magkita kayo ulit, yun na yun. Yung hindi nyo sasadyain pareho, yung hindi mo siya i-stalk sa kanya mga social media accounts, yung walang ganong effort, mga ate, mga dude, yung ang universe na talaga ang gagawa ng paraan, maari kayong magkita. Nandito kasi yung freedom to choose. So maari din na piliin nyo pa rin yung isa't isa sa huli. Wow. So final card, tingnan natin. Wow. Okay, so silipin natin, hingi tayo ng mga signs. Okay, itong paborito mong ex, silipin natin. Signs. Aries ba siya? Taurus? Scorpio ba siya? Gemini? Leo? Okay. Cancer ba siya? Or Cancerian? Isa na lang. Isang sign na lang. Or kapwa mo Pisces? Wow. Okay. So, final 3 cards. Hingi tayo. Additional. You matter. Hala siya. You matter. Hala. Baka kaya hanggang ngayon ay
sa ilan kung kaya lang niya sinasabing hindi siya available dahil hindi siya tumatanggap kasi dito o maaaring hindi siya tumatanggap ng iba or hindi siya nag-entertain ng iba, hindi siya nakikipag-date sa iba dahil nga sa talagang pinapaubaya niya na sa Divine Universe kung magkikita pa kayo. Kasi ikaw pa rin talaga yung mahalaga sa kanya. Ikaw pa rin yung gusto niya. Kung magkakaroon ng pagkakataon, yung hindi niya pipilitin. Ayan, love me. Hala siya. OMG. Love me. Hala. Gusto pa rin niya na ikaw yung hala. Na mahalin mo siya. Okay, kung available. Let me hold you. Let me hold you. So, vice versa, maaring siya ito na gustong-gusto mo nang yakapin. Vice versa na yung energy, maaring ikaw ito, mahalaga. Mahalaga pa rin siya sa'yo. Kahit na wala na talagang pagkakataon na magkabalikan kayo. At may ganong energy na kung pwede lang, yung iniisip mo na kung maibabalik lang sa dati na mas magiging, yung naiba lang yung storya sana na nagkaroon ng pagkakataon na kayo talaga, gusto mo talagang mahalin ka niya, ayan o, love me, ha? Love me. Yung napipick up ko na song dito, hindi ko alam yung title, pero yung love me, say that you love me. Hala siya! Ewan ko kung maaring itong song na to ay medyo na may connection sa ilan na ganito yung love story po ninyo, pero OMG! Ayan po. Hala! Okay, so maraming salamat po mga ate, mga dude, sa oras po ninyo, divine energy, at yan po mga ate, mga dude, sana may nakuha po kayong insight kahit po paano, sana may nakuha po kayo dito kahit paano, at ayun po. Yan po yung balita sa inyo pong paboritong ex. Ayan po. So ingat po palagi. Thank you, thank you, thank you po.